Yes, na adobe original na adobe stone from 1920s. Oh. O sa naging desisyon ng ating kinauukulan si Dr. Tony and si Ma'am Corazon ito. So sila yung may-ari ng bahay na to before? Anak po sila anak may-ari, po sila. Yes, okay. Po. And before po, yung pintuan na to sa gitna, wala talaga. Ah, wala ba ito dati? Originally, ang pintuan ni Paradores del Castillo, ito. Itong kabilang side. Okay, so first time natin na makakabisita dito sa simbahan ng kay Sasay, ano? Kasi nung ilang beses na tayong bumabalik dito sa Taal, Batangas, ginagawa pa lang ito. And finally, natapos na siya, ano? Okay, so nandito tayo sa likod ng simbahan. So pakita ko lang sa inyo yung 125 steps na San Lorenzo Ruiz steps na tinatawag. Ayan siya, yan. So ito papunta ng Taal Basilica pag inakyat mo. Ayan, so galing na nga tayo ng simbahan ng Our Lady of Kay Sasay. Ngayon naman, diretso tayo sa Casa Villa Vicencio. Ayan, so nagbabalik na naman tayo dito sa Taal, Batangas. And kasama uli natin si Ma'am Jersa. Hello! Hello, Ma'am Jersa. So napansin ko, no, ang dami ng bago dito sa paligid ng Paradores, yes, del Castillo. Etong anong tawag nga dito? Casa Recuerdos po, sir. Casa Recuerdos. Photo studio siya. Ayan. Yan yung nagsuot ka ng ano. Oo nga, oo. Ng kamatayan costume. Joke. Ayan. So ito po ang naging reason kung bakit po ito pininturahan. Yung kahoy po niya, madalas siyang naaarawan. So yung kahoy nagfe-fade. Okay. So para po mas ma-preserve yung kahoy, pininturahan na lang po siya. So at least hindi po agad masisira. Oo nga, yes. Sa direct sunlight. Oo. Ayun, tapos so, yung adobe stones are sa ilalim. Okay. Inilabas na po. Ay, oo nga. Cement plastered po kasi yan yung ilalim. Yes. Tapos may pintura na yellow. Oo. Ayun. O tingnan muna natin itong bago dito sa Casa Recuerdos. So
So ito yung nilabas nila, Kamo? Yes, opo. Ito pong adobe. But before ba? Covered po siya, naka ano siya? Naka-cemento. Cemento. Naka-finished, kumbaga. Opo. So ngayon, binakbak nila. Binakbak nila para ilabas po yung tunay na adobe stone. So ito talaga ay adobe, original yes, na adobe po. Original na adobe stone from 1920s. Oh. Ayan. Galing, ganda. Gusto ko siya. And at the same time, protected na yung maglalast na yung yes, kahoy. Yes, opo. Yung kahoy po, yung iba nga po kasi medyo nag-worried. Ala, nawala na yung pagka-heritage. Thank you po sa mga aming supporters na nagmamahal sa heritage nga, houses. No? Ano minsan po? Sila yung nagsasabi na, ay, yes, dapat ganito. Yes, ganyan, no? Eh, yun nga po, ang naging, kumbaga po, sa naging desisyon ng ating... Kinauukulan. Para po mas ma-preserve pa. Tama kasi naman. Po kung pababayaan po na palaging naaarawan yung kahoy, mas lalo pong masisira. Oo, so, nga gumaganda ka talaga. So by the way, Miss Jeka, marami kasing nanonood sa atin na hindi pa familiar sa Paradores del Castillo. So okay po. Tell us about the Paradores sure del Castillo. Sure po, ito po si Paradores del Castillo Hotel is owned by the del Castillo family. Ayan. So yung bahay po na to was built in 19th century. Yes. Ayan. So ito po ay kumbaga naipamana na sa kanilang mga birth generation po. And then ang nangyari po si Sir Ernie po is second cousin ng Del Castillo family. Oh. And then naibenta po sa kanila yung bahay kasi nag migrate na po sa abroad yung mga Del Castillo. Maaraw eh. Ayan. Ayan. So si Sir Ernie po nag-start po siya mag-restore ng mga houses sa Taal nung 90s. Okay. Ang una niyang na-restore is si Casa Villavicencio. Okay. So nung nalaman din po nila Del Castillo family na na-restore si Casa Villavicencio and si Del Castillo is magma-migrate na, ito naman po, sinubukan po nilang ibenta kay Sir Ernie. Oh. At nagustuhan po ni Sir Ernie and ni Ma'am Ria since wala na po kasing nakatira that year. Oh, okay. Ayun. So, ito po ang ginawa nila. Ginawa ng bed and breakfast. Bed and breakfast. Ayun. So, isa ito sa paborito kong bed and breakfast. Of course. Dito sa Taal, Batangan. Suke. Oo si nga, Sir. Suke. Yes. Ayun. Tapos ito, Sir. Before po, yung pintuan na to sa gitna, wala talaga. Ah, wala ba ito dati? Originally, ang pintuan ni Paradores del Castillo. Ito. Itong kabilang side. Hindi ko alam yun. Dito sa, itong part yes, na to? Yes, ito pong part na to. Nice. Ito po yung pinaka main door ni Paradores del Castillo. And then, meron po kasing mga kasabihan sa feng shui noon. So, naniniwala sila. Yung hagdanan po kasi, pagka baba, di ba, pintuan na po. So, ang ginawa po nila, Ma'am Ria, inilipat po. So, giniba po nila yung center part. Yung bintana po, inilipat dito sa kabila. Tapos, ito na po yung ginawang main door. So, ibig sabihin talaga, nung araw, hindi naniniwala sa mga fungsoy, yes, no? Yes, opo. Walang ganun. Kasi sinadya nilang itapat yung pintuan sa stairs. Nakatapat yung stairs. Pintuan sa bintana. So, pagkababa ng hagdan, exit oo na nga. Po. Entrance and exit na. Oo. And then, ito na po yung kanilang, ngayon is lobby area. Ang ating reception area oo po. Nga. Ayan, si Miss Joyce. Hello. Ayan. Eh, yan po yung kanilang quadra before. Okay. So, aside from ito yung parang horse carriages area, tas ito yung zaguan area, which is parang parking. So, nandito yung mga kalesa, ayan. Kaya po mataas yung ceiling. Yes. Ng mga tapos, houses. Miss Jeka, sino itong mga nasa photo? Ayan, ito po yung mga Del Castillo family. Okay. Ito kasi hindi masyadong na-explain to sa atin eh. Opo, ayan. So, ito po yung... si Dr. Tony and si Ma'am Corazon ito. So sila yung may-ari ng bahay na to before? Anak po sila anak may-ari, po sila. Yes po. And then, ito po yung sisters, Del Castillo sisters. Ito po yung pinaka-ninuno nila. Sila Blanca po, tsaka si Lola Gloria. Oh. Yan, hindi lang po ako familiar kasi sino po ang... magulang nila dito sa dalawang ito. I'm sure nasa kanila. No? Apo, ayan. Basta sila po ang pinaka-ninuno. Ninuno Del nila. Castillo, apo, Del Castillo family. Ayan. Tapos ito po yung ibang anak. Ayan. Oh. So nilagay na lang po dyan. Iniwan nila ano po to parang... Oo naman. Ano na lang din po. To honor Del them, Castillo yes. family. Yeah. Ayan. Ito po Ilagan. Ilagan Del Castillo din po kasi ang ano nito eh. Yan, mga ang napapangasawa din po nila, almost mga taga dito lang din po. Oo. Kakamag-anak lang.
Tapos po, ang I think the Ilagans are teachers and the Del Castillo are doctors po. And then dito, ito yung bato na dinesign po ng Ilagan Del Castillo family. Which is? It's a stone carvings po. Pero was 1970s. Yes, okay. Ang galing ha? 1960s, 1970s po kayo. Oh, diba? Mga nagsasayaw, music eme. Oo nga. Pilipinong-Pilipino, no? Opo. Marami ba kayong ano ngayon? Today po, oh, madami na. Marami daw eh. Huwag na tayo makiat. Huwag na po tayo. Oo, huwag na. Okay lang. Ayan. Tapos sir, yung ato, yung ginagamit nyo na room sa ilalim before, dating part yun ng kitchen. I see. Yung room 10 yung first time nyo nag-check-in. Oo, oo, oo. Dating part. Kitchen yan dati. Yes po. Tapos, since yung mga rooms po sa taas is 5 rooms lang, dagdag na po yung dito sa ilalim. So, ito po, parang entrasuelo area. Parang ano yan, yung parang opisina. Opisina, yes. Entrasuelo. Nandiyan nakatago yung mga sako-sako nilang mga pera, char. Yung mga kanilang fruits, vegetables, and rices po. Yan, mga yan. Oh. Tapos, ito po, yung part na to, part na siya ng kusina dati. Oh, kusina na ito. So, yung room nyo before, room 10, Kamias, oh, nga, room Kamias. Yes. Yan, yan po yung ano, dating part na po yan ng kusina. As oh, ito po, bago tong kwarto. Ito si room 8, si Atis, tsaka si room 9. Bagong kwarto po yan. Ang mga bago na ito. Opo, kasi ano yan, before, bamboo lounge. Mm-hmm. Meron kaming indoor and private na pwedeng kumain po yung mga VIP guests. Oo. So, since si Alfresco Dining yung nandoon sa restaurant. Sa restaurant, yes. Opo. So, kapag may VIP po dito, pinapasok. Pero dahil nga po, nakikilala na si Paradores del Castillo, dinagdagan na po ng oras. Oo, syempre. Ayan. Para so, mas marami. Opo, total of 9 rooms na. Ayan. From apat here, dito, hanggang 5 sa taas. Ah, okay, okay. Kaya kaya tayo sa taas para makita nyo yung kung ano itsura ng nasa taas. Ayan. So yung bathroom nandito, tapos yung kanilang restaurant ay nandito rin sa ayun. Akyat tayo. So may mga guests lang dito ha. Kaya hindi natin, hindi tayo pwedeng video lang ng video. Kapag may nakita tayong guest, medyo ilihis na lang natin yung video natin, ano? O yung camera natin. Sana open. Ayan. So, ganito ang itsura niya dito sa taas. So, ulitin ko lang, may 5 kwarto dito sa taas. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. So, maraming beses ko na itong na-feature, actually. So, naniniwala ako na marami rin sa inyo ang hindi pa napapanood yung mga video ko na yon, mga vlog na ginawa ko dito sa Paradores del Castillo. So, dun sa mga hindi pa nakapanood, para sa inyo ito, ano? Ayan. Para naman dun sa mga nakapanood na at manonood pa rin sa bagong vlog na ito, maraming salamat sa inyo. Ayan. So, ito yung isang room, ulitin ko lang. Ito yung pangalawa, tapos 3 doon. Ito yung stairs pababa sa may lobby. Ayan. Ito yung ano nila, yung swimming pool. Ayan.
Ayan. So ngayon naman puntahan natin yung isa nilang hotel malapit sa may plaza, ang Casa Maria. Ayan. Okay, so nandito tayo sa plaza. Yan yung basilica, mga kaichubero. Ayan, ito yung basketball court na ginawa nilang parking lot pansamantala. Ayan. Tapos yung hotel na pag-aari din ng Paradores del Castillo. Ito siya. Yan ang Casa Maria na tinatawag. So, pwede rin kayong magstay dito. Mag-inquire lang kayo sa Paradores del Castillo. Ayan. Dito kasi ang difference, malalaki yung kwarto nila. Good for 4 to 5. Ayan. Okay, meron din silang restaurant dito. Ayan o, Kutsara y Tenedor. Masarap din yung pagkain nila rito. Ayan. Kaya lang sarado. Silipin natin. Okay. Inulit ko lang ulit para doon sa mga bago lang na nanonood dito sa ating vlog. Ayan. Alam nyo mga kaichubero, nung first time na makatungtong ako dito sa Taal, Batangas, wala naman talaga akong kakilala rito eh. Kumbaga pumunta lang ako dito para makita lang yung mga napakaraming heritage house dito sa Taal, Batangas. Gusto ko lang talagang mag-tour and ipinakita ko lang sa inyo kung ano yung kung gaano karami yung mga lumang bahay na nandito sa Taal, Batangas. Hanggang sa marami na tayong mga nakilalang mga tao dito, and isa na nga dyan si Miss Jersa, 'di ba, na nag-introduce sa atin sa Paradores del Castillo, Casa Villavicencio, The Wedding Gift House. Ayan, hanggang sa tuloy-tuloy na 'yon, hanggang sa marami na tayong mga nakikilalang mga tao, and may mga tao na rin na napanood yung vlog natin na in-invite tayo para i-feature yung kanilang heritage house. Habang tumatagal, parang napapamahal na nga sa akin itong Taal, Batangas eh. Kaya kung mapapansin nyo, parang hindi lang parang, lagi talaga akong nandito. Napakarami pa rin mga heritage house dito sa Taal, Batangas, mga ancestral house na hindi pa natin na i-feature. Kaya asahan nyo, in the future, maraming time pa na babalik-balik tayo dito sa Taal, Batangas. Pero hindi lamang para explore ang mga heritage house dito sa Taal, Batangas. Of course, para na rin i-try yung kanilang masasarap na pagkain. So maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng video na ito. And sunod naman nating bisitahin ang Casa Villavicencio.